Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Ruel at ibabahagi ko po yung kwento na nangyari sa lolo ng lolo ko. Nakalimutan ko na po yung totoo niyang pangalan kaya tawagin na lang po natin siyang Lolo Bising. Siyempre, lolo pa po ito ng lolo ko. Pero yung kwento pong ito ay makailang ulit nang naikwento sa amin ng lolo ko kaya talagang naaalala po namin. Simula raw pagkabata nitong si Lolo ay lapitin na raw siya ng mga elemento. Madalas nga siyang nakakakita ng mga kapre, tikbalang at minsan naman daw ay duwende. Hindi na lang niya pinapansin yon lalo pa at alam niyang posibleng didikit na nga yung mga yon sa kanya habang buhay. Isang araw dahil wala ngang may ulam noon si na Lolo, napagpasyahan daw nila ng kanyang ama na tumungo sa ilog at magbaka sakaling may makuhang talangka. Bilog na bilog daw noon yung buwan, kaya't hindi na nga sila nakapagdala ng sulo. Habang naglalakad daw si Lolo kasama yung kanyang ama, pakiramdam daw niya ay napakainit ng panahon. Tinanong naman daw niya ang kanyang ama kung talagang malinsangan ba. Pero umiling lamang daw ito at sinabi na umiihip naman yung malamig na hangin. Hindi na lang umimik noon si Lolo at ipinagpatuloy na lang din ang kanyang paglalakad. Lumipas pa nga yung ilang sandali at bigla ang nagreklamo yung ama niya sa kanya. Nagtanong nga ito kung nakaapak daw ba siya ng dumi ng kung ano dahil parang meron daw mabaho. Sinubukan namang tignan ni Lolo yung kanyang paa pero wala naman siyang naapakang kung anong dumi. Napailing na lang daw siya at agad na sinabing wala naman siyang naapakan. Kaya't sinantabi na lang daw nila yon at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Walang ano-ano, natigil daw sa paglalakad si Lolo at napabulong na lang daw siya sa kanyang ama na tumigil din muna. Agad na napatanong sa kanya yung kanyang ama kung ano nga ba yung rason nito kung bakit sila huminto. Kaya't walang pagdadalawang isip na sinabi ni Lolo Bising na meron umanong dumaan na isang malaking baboy sa kanilang gilid at patungo din sa ilog at mabilis daw yung kilos nito. Nagdaka naman yung kanyang ama at sinabi nito na wala siyang nakitang hayop na dumaan sa kanilang gilid. Pinagpilitan naman daw ni Lolo Bising na yun nga yung rason kung bakit siya tumigil sa paglalakad. Dahil alam nga ng kanyang ama na lapitin ng mga elemento itong si Lolo, naniwala naman daw ito. At sa halip na dumiretso noong mga panahong yon, ay nagpasyang araw silang saglit na tumigil upang tuluyang makalayo raw yung nakita ni Lolo. Habang nakatigil sila, nagmatsyag nga si Lolo Bising sa paligid. Kahit na wala naman siyang naririnig na kakaibang ingay, nagtaka siya dahil hindi nawawala ang pangingilabot na kanyang nararamdaman. Naisip niyang baka dahil lang yon sa biglaang pagdaan ng nilalang sa kanilang gilid. Pagkalipas ng ilang sandali, niyaya siya ng kanyang ama na tumungo na sa ilog at nang makauwi raw sila kaagad. Medyo nagalangan daw noon si Lolo, pero dahil natakot naman siyang pagalitan ng kanyang ama, ay hindi na lang daw siya nagbigay pa ng opinyon at nagpatuloy na lang din sa paglalakad. Noong panahon daw kasi nila ay parang walang halaga ang mga salita ng mga kabataan kung ikukumpara sa mga matatanda. Talagang takot daw noon yung mga kabataan sa kanilang mga magulang. Ipinagpatuloy nga nila yung kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa pangpang ng ilog. Bago lumusong noon sa tubig, nagpalingalinga pa noon si Lolo. May narinig daw kasi siyang lagaslas ng tubig na alam niya sa kanyang sarili na hindi naman normal. Parang may kung anong gumagalaw sa tubig noong mga sandaling yon. At habang ganun nga yung nangyayari, nagtaka naman daw yung ama ni Lolo dahil sa pagtigil nito. Dahil doon, sinabihan daw niya ito na maglakad pa sila at maghanap ng medyo mababaw na bahagi ng Sagayon ay magawa nilang makahuli ng mga isda o talangka. Tumango naman daw si Lolo kahit nakakaramdam siya ng kaba. At hindi nga raw niya yun inintindi. Naisip lang niya na baka meron namang ibang rason ang kanyang mga naririnig.
Ngunit habang sila ay naglalakad, lalo siyang nakaramdam ng kaba. Nauuna noong maglakad yung kanyang ama habang iniilawan daw nito yung tubig. Walang ano-ano. Inalabit daw ni Lolo yung kanyang ama. Sinabi niya rito na hindi maganda ang kanyang kutob. Ngunit dahil naroroon na sila, napawika na lang daw yung kanyang ama na saglit lamang sila sa ilog. Napatango na lang din yung lolo ko noon, saka sumunod na nga sa kanyang ama. Nang makahanap na nga sila ng medyo mababaw na bahagi, doon na nga napagpasya nilang lumusong. Nagsimula na rin silang mangapa sa ilalim ng mga bato sa pag-asa na may makuha silang isda o talangka. Nasa ganon silang kalagayan noon, nang makarinig ng mahinang pag-igik si Lolo. Alam niyang malapit lang yon sa ilog. Kaya tumigil siya sa kanyang ginagawa at inilawan yung buong paligid. Ganon na lang daw yung kanyang gulat nang sa hindi niya inaasahan. May nakita siyang baboy sa hindi kalayuan. Lumalangoy daw yon sa tubig. Na talagang magtataka ka. Hindi nagawang matawa ni Lolo noon dahil mas nauna siyang lukuban ng takot. Nang mapansin naman ang hayop na merong ibang tao roon, nagmadali daw siyang umalis sa tubig. At lalo pang nangilabot si Lolo noon nang makita niya na parang taong naglalakad ito patungo sa pangpang. Noon din ay sinabi niya sa kanyang ama. Nagawa pa nga raw niyang ituro yon at maging yung tatay nito ay nakita yung kakaibang hayop. Subalit sa halip na mamangha, nakaramdam din daw yon ng takot. Sinabi raw niya kay Lolo na aswang yung baboy na yon at malamang naghuhugas lang ng katawan sa ilog. Dagdag pa niya, mabuti na nga lang at naunang nakita ni Lolo yon, kaya't nasindak yung aswang at nagmadaling umalis. Lalo pa't dalawa rin nga silang magkasama. Dahil sa nakita nilang yon, hindi sila nakarami ng huli noong gabing yon. Nagpasya nga silang umuwi, kahit pa kalahating tabo lang yung nagawa nilang makuhang isda talangka. Napagpasya na lang din nilang dalawa na huwag nang sabihin sa nanay ni Lolo ang kanilang nakita. Dahil tiyak daw na matatakot yon. Umuwi nga sila at agad nilang niluto yung kanilang mga nahuli. Ngunit hanggang sa makatapos na sa pagkain si Lolo, ay hindi raw nawawala sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Yun yung pinakaunang pagkakataon niyang makakita ng ganon na duda nga nila ay aswang. Na malamang ngayon din yung hayop na nakita niyang tumakbo ng mabilis sa kanilang gilid noong sila ay nasa daan papunta sa ilog. Dumaan nga yung mga buwan noon at medyo nakalimutan na rin daw ni Lolo Bising ang patungkol sa hayop na yon. Wala rin kasing balita na may ibang taong nakakita ng naturang nila lang. Ayon pa nga sa mga kwento sa amin, may nag-iisang baboy na alaga raw si na Lolo Bising. Native daw po na baboy yon. Bali yung pwesto daw nun ay nakakulong lamang daw yon sa may likod ng kanilang bahay. Kaya alam nilang hindi sila mahirapan sa pag-aalaga nun. Bandang alauna raw ng madaling araw, nang magising araw si Lolo para umihi. Kahit na hindi pa man daw siya nakapagkusot ng kanyang mga mata, ay bumangon daw siya agad at tumungo sa kanilang likod bahay para umihi. Saktong pagkalabas daw niya, nakaramdam daw siya ng pangingilabot. Parang tumayo raw yung kanyang mga buhok sa may bandang batok. Kaya't nagmadali na nga raw siyang gawin yung kanyang dapat gawin. Papatapos na raw siya noon nang mapatitig siya sa kulungan ng kanilang baboy. Noong una, wala naman daw siyang napansing kakaiba. Ngunit noong may narinig daw siyang ingay sa may kulungan, doon daw siya nakuryoso. Nakaramdam man siya ng kaunting takot, marahan pa rin daw siyang naglakad patungo doon sa kulungan ng kanilang baboy. Wala naman daw kasi siyang narinig na ingay ng tiktik sa paligid, kaya hindi nga siya nagkaroon ng kutob na aswang yung may gawa ng ingay na yon. Noong ilang dipa na lang daw yung layo niya sa kulungan ng baboy,
May nakita siyang parang nilalang na gumagalaw papasok. Hindi nga lang niya ganong naaninag dahil hindi raw nasisinaga ng buwan yung bahaging yon. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa marinig niya ang igik ng kanilang baboy. Noong ilang akbang na nga lang daw yung layo niya sa kulungan ng baboy, ay doon raw sa labis na nagtaka. May narinig daw kasi siyang parang ungol ng isang babae na tila nasasaktan. Garalgal daw po yon at tumagal lang ng halos 10 segundo. Pagkatapos daw nun, nawala na nga yung ungol at nakarinig siya ng igik ng baboy. Alam ni Lolo noon na may kakaiba dahil dalawang baboy yung umiigik. Napalunok nga raw siya ng kanyang laway dahil sa kung anumang kanyang iniisip. Subalit nang tuluyan siyang makalapit sa kulungan ng kanilang alaga, nakumpirma nga niyang tama yung kanyang hinala nang makitang dalawa nga yung baboy na naroroon. Kinalabutan ng gusto si Lolo noon, kaya hindi nga siya nakagalaw sa kanyang pwesto at maging yung mapasigaw ay hindi nga niya nagawa. Alam niyang aswang yung isa sa mga baboy na yon. Ngunit nahirapan siyang tukuyin kung aling baboy yung kanilang pagmamayari. Ngunit nang makita niyang inahing baboy pala yung isa, doon din nga niya napagtanto na kaya pala igik ng igik yung mga baboy na yon dahil pinipilit daw ng lalaking baboy na magawang kastahan yung isa. Sana po ay naiintindihan ninyo yung sinasabi kong pagkasta. Habang ginagawa yun ang lalaking baboy ni na Lolo Bising, ang isang baboy naman daw ay patuloy sa pagpupumiglas. Hindi alam ni Lolo kung matatawa ba siya o matatakot. Lalo nga nang makita niyang hirap na hirap na nga yung isang baboy na pinaghinalaan niyang aswang. Hindi na muna siya lumabas sa kanyang pwesto at hinintay na lamang niya yung susunod na mangyayari. Napailing na lang daw si Lolo nang matagumpay nga raw na makastahan ng kanilang alaga yung dayong baboy na nasa kulungan. Isang malakas na paghiyaw ang kumawala sa bunganga ng inahing baboy. Subalit dahil patuloy na ginagawa ng lalaking baboy yung kanyang misyon, ay hindi na raw nakawala yon. Hinihingal na raw noon yung isang baboy, subalit hindi pa rin tumitigil yung lalaking baboy. At sa kadahilan ng ayaw pa rin tumigil ng kanilang baboy, mabilis daw na nilingon ito ng inahing baboy. At ganoon na lamang daw yung gulat ni Lolo dahil sa isang paggisap lamang ng kanyang mata. Ang baboy raw na kinakastahan ng kanilang alaga ay biglaan daw na nagpalit ng anyo. Kaya't doon ang araw nagkagulo. Subalit hindi naman nagpatinag yung baboy nila Lolo. Kahit na nga parang anyong aso na raw yung aswang na yon. At pilit pa rin daw nitong gustong gawin yung kanyang gustong gawin. Marami na ngang tumakbong ideya noon sa utak ni Lolo. Marahil ay balak raw na gawing hapunan ng aswang na yon yung kanilang alaga. Pero noong napalabas nga raw siya at napapunta doon, ay nag-anyong baboy na lang daw yon para hindi makahalata si Lolo. Pero syempre, magtataka pa rin siya lalo at panong naging dalawa yung kanilang alagang baboy. Dahil naging nakakatakot na nga yung anyo ng aswang at hindi na anyong baboy, napatakbo na nga raw noon si Lolo papasok sa kanilang bahay upang sabihan yung kanyang ama. Nang magising raw yung ama nito, sinabi nga nito yung mga nangyari. At habang nasa loob sila ng bahay, narinig daw nilang umigik ng ubod ng lakas yung kanilang alagang baboy hanggang sa bigla na lang daw yung tumahimik. Dala ang kanyang itak at sulo. Mabilis raw na tumakbo noon yung ama ni Lolo para tignan yung kanilang alagang baboy. At nagulantang na lang daw sila noon nang makita nilang nakahandusay na nga sa lupa yung kanilang alaga. Wakwak na raw yung tiyan nito at pansin din nila na nakuha na yung ibang lamang loob. Lalong tumibay nga yung kanilang paniniwala na aswang nga yung may gawa nun. Sinubukan pa nilang ilawan ang sulu yung paligid sa pag-asang baka naroroon pa yung aswang. Pero wala silang nakitang bakas nito, maliban sa patak ng dugo na hindi na nga nila alam
kung saan yung direksyon tumungo. Wala na silang nagawa pa noon. Hindi na rin nila niluto yung natirang laman ng baboy nila. At baka mahawaan pa sila ng pagkaaswang. Nilibing na lamang daw nila yon para hindi makain ng ibang hayop. Kapag kinikwento nga po sa amin ni Lolo yung nangyari sa kanyang lolo, talagang natatawa po kami noon dahil nakakatawa naman talaga. Ikaw ba namang aswang na nagpalit ka ng anyo bilang baboy? Pero ginalaw ka pa ng kapwa baboy na nasa kulungan. Pero sa tuwing kinikwento raw to ng lolo ni Lolo, ay talagang seryoso raw siya. Lalo at talagang nasaksihan daw nila yon. Mukhang yung totoo nga raw yung hinala nila. Na sana ay una pa lang ay yun naman talaga yung balak gawin ng aswang. Nagawing hapunan yung kanilang baboy at nagkataon lang daw na lumabas si Lolo Bising. Kaya't nagbabuy-babuyan rin daw ito para hindi mahalata. At nalagay pa siya sa alanganing sitwasyon. Dito ko na rin po tatapusin yung nakakatakot na kwentong to na medyo nakakatawa rin. Maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig dito at paalam.